Last vlog ay kinuha ko si boss kong ng Team Payaman customized helmet. Lahat ng bagay, posible mong makuha lahat yan. Law of attraction exists. Sa video na to ay sasabihin ko sa inyo kung ano yung plano ko para maiabot kay boss kong yung helmet. Pero bakit po gusto ko ito bigay kay boss kong? Helmet, showway. Diba? Sino yun? Di ko kilala yun. Basta maganda yung design. Di nakatingin si Kao sa presyo kundi sa design. Gusto niya palagi siyang kakaiba at unique. Paano ko nasabi? Binili siya ni V ng Bergman 400 at after nun ay bumili si Boss King ng AK-550. Oh, mas maganda talaga ito. Narealize si Boss Kong na mas unique ang motor ni Boss King dahil sa mga features nito kaya di siya nagpatalo at nagpabili pa siya ng Honda Gold Wing para mas kakaiba at unique. Kakaiba na sa lahat si Boss Kong pero pare-pareha sila ng helmet. Kaya para maging unique siya ay iabot natin tong Team Payaman customized helmet sa kanya. Meron tayong plan A, plan B at plan C. Ang plan A ay magparinig kay Boss Kong sa social media at hintayin yung message niya or comment niya sa video ko. Pero 5 million views na yung video natin sa Facebook pero hindi pa rin nagpaparamdam si Boss Kong. Piniyam ko na lahat ng Team Payaman members pero hindi nila nababasa yung message ko so hindi talaga nag-work yung plan A natin. Kaya pupunta tayo sa plan B. Ang plan B ay puntahan mismo si Boss Kong sa subdivision nila. Marami na nagtangkang pumunta dito pero lagi silang hinaharang ng guard. Narinig ko rin na humihingi yung mga guards ng conversation bilang proof na pinapapunta ka ng homeowners bago kanila papasukin. Eh wala naman tayong mapapakita ng convoy kasi hindi pa nagre-reply sa atin si Boss Kong. Kaya ang plan C ay pag hindi talaga tayo pinapasok ng guard ay iwan na natin yung regalo natin customized helmet sa guard para kay Boss Kong. Ibibili na lang natin. Alright guys, so hindi tayo sa mga guard. Una natin pagsubok yung mga guard kung makapasok ba tayo. So plano nga pala tayo, gumawa ko ng peking convo namin ni Boss Kong sneaking into Kong TV's compound. Tignan natin kung gaganan ito. Boss, good morning po. Sa may ano lang po? Po, sila Boss Kong po. Papapasukin kaya ako ng guard? Hindi pa ready ang helmet. Marami pa itong lagpas na paint na kailangan tapalan ng black. Natatanggal pa yung pintura nito pag nababasa dahil acrylic ang paint. Kaya nilagyan ko pa ito ng maraming patong ng clear coat para may protection kahit mabasa. Nilagyan ko na rin ng pearl white para may glitter effect at magmukhang sobrang kintab. At ito ang resulta. Good morning po. Ilang boss kong po? May ibang ID po ba? Bawal po ko lang sa driver's license. Yung tamang-tama naman. Ito po nga lang. Pwede po yan. Hindi guys, ito lang! Uy, kong pan, man! Kakatok tayo kay boss kong. Nakapasok tayo na walang pinapakitang conversation. Oh my God, kaya si boss kong dahil walang pasabi, biglang pumunta doon. O magugulat siya at natutuwa dahil merong helmet na nakaabang para sa kanya. Akala ko isa lang ang gate pero dalawa pala. Nadaan naman sa pakiusap ang pangalawang guard kaya nakapasok kami. Kinakabahan talaga ako dito kasi ayoko talagang pumunta na hindi nila alam. Parang feeling ko ini-invade yung privacy nila. Kuya, may ano sana ang kay boss ko, iiabot. Wala problema kuya, okay lang, antay na namin. Ay, bibigay niyo ha? Opo, bibigay ko sana. Antayin ko na lang po, ano po. Tinawag ni Kuya Carding si boss ko, kinakabahan ako, hindi ko na sabihin ko. Ano taas sa mukha ako? So guys, success tayo dahil nandito si boss ko. Tinawag siya ni Kuya Carding, hindi siya nag-rights. Ay, tulog pa, okay lang po yan. Boss Kong, good afternoon. Hey. Boss Kong, pumunta talaga ako dito para iabot sa itong helmet eh. Handmade na pinaint. Pasensya na dahil biglaan ako pumunta dito nang walang paparang. Boss Kong, gusto ko na talaga mabigay sa iyan. Yung inspiration niyo, Boss Kong, parang sa mga jeep. Nandun yung mga loved ones sila. Boss Kong, ingat! Nakabatean ko pa nga si Tito Marlon at Kuya Bods tapos nagpaalam na ako dahil akala ko may pupuntaan pa si Boss Kong. Naisip ko rin na baka na-offend siya dahil pumunta ako nang walang paalam. Babalik ko yun! Babalik yun! Pagkasabi ni Tito na babalik pa ay bigla na lang ako nakarinig ng motor at pagtingin ko sa likod. Amen! Ganda na ito, bro!
Takbo ka muna para ma-mature ko lang na okay, ha? Ganda, sakto lang. Ano size to? XL. Large lang ako usually, pero ito XL. Sakto rin siya, hindi siya masigay, hindi siya malawan. Maraming salamat dito, Dampit siya. Tuwang-tuwa si Bosco sa helmet at sa sobrang tuwa niya nga ay tinuloy niya pa kami sa bahay niya pati sa compound. Shoutout sa Fuentes. Yeah. Maraming salamat sa malapit na obra. Ito kaya nag-aapo ito. Waswasero. Facebook, sa YouTube, sa TikTok, pati sa Instagram nag-aapo ito. Ayaw, mga kulay nila. Warsak at saka si WhatsApp Reborn. Ayaw, wow. Parang sa Jeep Boss, saka sa mga tricycle, yung mga sa buhay. Ito, dito si Baby Blood, saka si Ate V. Tapos ito yung sa DP mo eh, yung background niya. Ayaw, nga. Ang galing, ha? Hindi lang pagka-drawing ko ako. Kay BB's. Tapos syempre ako, hindi na kasi ako kasha eh. Kasi ko, siya naman na yung mukha sa loob. Kung gusto mong makita, yan, pag ganyan, nakita mo, makikita mo dito. Sige, Vlad. Si Kuki. Kompleto na. Italiano. Modular ba to? Modular. Appreciate ko talaga, promise. Kasi, Guanzon, like, comment, and subscribe. And syempre, malaking salamat sa helmet. Kasi, nice to meet you. And sana, magsagumpay ka.